ay ating pong titingnan yung ating pong theme for the year. Natatandaan nyo ba kung ano ang theme ng HTBC for the year? Okay, lakas natin. Ready? Yon. Jesus in me in 2023. Sa buong taon, tulad ng aking laging introduction sa aking mga pag-preach at pag-share sa inyo ng salita ng Diyos, sa buong taon, ang ating pong kinikilala at tinitingnan ay yung pangalang ibinigay ng angel sa sanggol na isisilang ng kauna-unahang Pasko nang ipapangalan sa kanya, Emmanuel, nang ibig sabihin, God with us. Kasama natin ang Diyos. At siya inangako sa atin, hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Kaya tangang ating pong mga mensahe may kinalaman doon, Jesus in me. If Jesus in me, He enlightens me. Natatandaan niyo ba yung ating series na yon? If Jesus in me, He helps me. Tinutulungan niya ako sa aking mga kabigatan, sa aking mga struggles sa buhay. Na-experience ba ninyo yung tulong na yon sa inyo ng Panginoon? Nasa gitna ng mga struggles, kabigatan sa buhay, mga difficulties. Pero nandun ang Panginoon para tayo i-comfort at tayo ay tulungan. Ganyan po ang nararanasan ko at alam ko, ganyan din ang nararanasan nyo. At isa pang mayroon na mananaranasan ako na alam kong naranasan ng karamihan sa inyo, yung dahil sa awareness that Jesus in me, pumapasok pa lamang sa isip ko, nahihiya ako pagka hindi maganda. Pumapasok pa lang sa isip ko, pagka ito yung dating pag-uugali ko o yung mga karumihan, nahihiya ako, itinatatwa ko agad sa kanyang pangalan. Sino nakaka-experience ng ganun? Pakitaas po ang kamay. At least, ang karamihan sa inyo ay nakakaranas na sa isip pa lamang, kanya nang sinusupil ang mga pumapasok sa kanyang mga negatibo. Nagsisimula ito sa iniisip. Pagkatapos, mararamdaman. Pagkatapos, isasagawa. Isip, pakiramdam, isasagawa. Amen po ba yun? Pag nag-preach ako ng matagal, may isip mo, tanghalian na. Pagkatapos, may inip ka at sasabihin mo, gutom na ako. Kunyari, pupunta ako sa CR, then uuwi na ako. Joke lang yun. Pinasasaya ko lang kayo sa umagang ito. At ang title ng ating message para sa araw na ito, ito, napakaganda. Jesus died for me. Siya namatay para sa akin. Para sa iyo, para sa akin, para sa atin. At ayong mga katanungan ng maraming tao, ay sisikapin natin na matugunan. Alam niyo pagka sa sermon, merong mga katanungan na matutugunan, masasagot. Merong mga problems na masusolusyonan. Merong mga mystery na magkakaroon ng kapahayagan. Mysteries will be revealed to us. Sa mga message na ating pumaririnig, meron tayong mararanasan na ganun. Kahit ihanda natin ang ating mga puso, ay meron po ba tayo doon? Sabi ng Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Ang ibig sabihin noon, hindi yung may tenga, kundi sa pakikinig, puso ang ihanda natin upang tayo ay magkaroon ng kapakinabangan sa mensahe. Sapagkat, sabi ni Jesus, kung ikaw ay nakikinig at hindi mo isinasagawa, ano yun? Dinadaya ang iyang kanyang sarili. Dinadaya mo lang ang iyong sarili. Sapagkat, ang nais ng Diyos, yung magandang plano niya para sa atin, na nahayag sa atin, maranasan natin at maipamuhay natin. Hindi tayo manatili doon sa ating kinalalagyan na hindi natin gusto. Kaya ngayon, tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang mayroong nasa kalagayan niya sa ngayon na hindi niyo gusto? Pakitaas ang kamay. O, yung iba sa inyo, satisfied na. Pero yung iba sa inyo, nahihiya pa. Okay. Ngayon, dito po sa ating mensahe, umpisahan natin ito sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2. At ang sinasabi po ay ganito, by which also you are saved. By which also you are saved. If you hold fast that word which I preached to you unless you believed in vain. So, ibig pong sabihin, ang tinutukoy po rito kung sa NIV natin titingnan itong mensaheng ito, by this gospel you are saved. Ibig sabihin po ng gospel is good news. Ang mundo ay punong-puno ng mga bad news at fake news. At least naman po,
magsimula tayong maunawaan natin na pag Sunday at tayo ay nagkakasama-sama, nakikita-kita sa lugar na ito, ang maririnig natin ay good news. Problema na makakasumpong ng kasagutan, yung masusolusyonan. Makikita ang solusyon. Katanungan na mabibigyan ng kaliwanagan. Mystery that will be revealed to us. Amen po. At yun ang ating titingnan sa araw na ito, tamang-tama ang inyong dating, ito ang mabuting balita, ang good news. Kaya sa Tagalog po, tingnan natin po yung ating sinabi kanina. Sa pamamagitan ng good news na ito, okay, sa pamamagitan ng good news, mabuting balita, naligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Posible ba yon? Nananampalataya pero hindi iniisip ang kanyang pinananampalatayanan? Kinakausap ko po. Posible ba yon? Yes? Yes. Religious belief, traditional, o halimbawa po ay superstition, may dumaang itim na pusa, hindi na ako tutuloy, malas. Kaya marami po yon, marami, pero hindi ako gustong mag-focus tayo doon. Pero maliban na lang sabi, liban na lang nga lamang kung kayo sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, you shall know the truth and the truth will set you free. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kahanda na ba kayong lumaya sa araw na ito? Amen. Amen po. Kaya ito ang good news. John 3:16. Ako, favorite verse ito. Tingnan niyo po. Dito sa verse na ito, titingnan natin ang apat na bagay sa umagang ito. Dito sa verse na ito. Sa John 3:16, apat yung ating titingnan. Sa good news. At sabi po rito, ang good news, for God so loved the world. Kung kaya yung world, gamitin mo ang iyong sarili doon. For God so loved me. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. For God so loved me. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ito pong verse na ito ay mayroong 25 words. 25 words. Kaya titingnan po natin dito na ang nasa gitna ng 25 words na yon ay ang word na Son. Son. Si Jesus Christ, the Son of God. Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nasa gitna. That whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So dito titingnan natin sa verse na ito, this is the good news, this is the heart of the Bible, ito ang nasa kalagitnaan at nandito ang puso ng salita ng Diyos upang makita natin dito yung salitang so loved the world. Mahal na mahal tayo ng Lord. Malimutan mo man, ang lahat ng sasabihin ko, huwag mo lang kakalimutan, mahal ka ng Diyos. Alam niyo kung bakit po? Napakaraming mga tao ay nagdududa o nag-iisip na talaga bang mahal ako ng Diyos? Diretsahan pong katanungan. Sino sa inyo nag-iisip na kuminsan, hindi naman lagi, na ako ba'y talagang mahal ni Lord? Pakitaas ang kamay. Sino nag-iisip ng ganun? Ako ba'y mahal talaga ng Lord? Patay ang iyong mahal sa buhay. Ang tagal mong hinintay para ikaw ay magkaanak. Tapos nung ikaw ay nagkaanak, nabikti ang anak mo doon sa bago isinilang. Nabikti ng kanyang puso. Nabikti. Pagkatapos, totoo itong istorya na ito. Tapos namatay yung baby. Kung talagang may Diyos, bakit ganito ang nangyari? Ang tagal kong hinintay. 7 years ako naghintay para ako yung magkaanak, tapos namatay. Kung tunay na mahal ako ng Diyos, kung tunay na mahal ng Diyos ang mga tao, bakit napakarami ang nagdurusa? Na-realize nyo ba yung mga tanong na yun? So, marikita yung, na-realize nyo ba yun?
Na-realize nyo po yung tanong na yun? May dumating na panahon sa buhay ko na nagtatanong ako kung mahal ako, kung talaga mahal ng Diyos, bakit ganito ang nangyayari? Ba't marami akong pinaplano, hindi nangyayari? Bakit yung mga iniisip ko, in-expect ko, hindi yun ang nagaganap sa buhay ko? At kaya, kung bakit, kung totoong ang pag-Diyos ay pag-ibig, bakit napakarami mga taong masama na piniperwisyo niya ang mga taong wala namang kasalanan? Pagkababait, yun ang kanyang papatayin, yun ang kanyang lolooban, yun ang kanyang gagawa ng masama. Kung sino yung napakabuting tao, yung taong yun ang tumutulong sa akin, yun ang taong yun ang tumulong sa akin nung ako'y nagkasakit. Tapos, ganun na nangyari sa kanya. Magkakaroon ka ng katanungan, kung totoong may Diyos at mahal tayo ng Diyos, bakit ganun na nangyayari? Nakikita niyo ba yung mga katanungan? That is reality. Yun ang disappointment ng mga tao sa Diyos dahil in-expect niya na dahil siya ay Diyos at siya ay mabuting Diyos, lahat ng mangyayari sa buhay ng tao ay dapat pawang mabuti. Nag-guess niya sinasabi ko. Sino sa inyo ang nakaranas niya ng inaakala niyang hindi mabuti sa kanyang buhay? Pakitaas ang kamay. Yung totoo, yung naranasan mo, hindi mo inaasahan. Okay, mahiya. Hindi nyo inaasahan, pero naranasan mo at nidaranas ngayon. Pakitaas ang kamay po. Tignan, ang majority sa inyo ay nagtataas ng kamay. Yung iba nahihiya na naman at yung iba wala rito. Pero totoong ang expectation natin ay hindi nagaganap. At ang katanungan, God so loved the world. So kung totoo ang Diyos mo at Diyos mo ay pag-ibig, bakit itong nararanasan ko? Nag-guess yung mga sinasabi ko. Ngayon, yun ay maling katanungan. Sa tingin ko po, ang tunay, ang dapat na katanungan na ito. Kung walang Diyos, kung walang Diyos, at kung di mabuti ang Diyos, kung walang Diyos, bakit may mabuting tao? Ang lahat ba ng tao ay masama? Meron ba mga tao na nakikita niyong gumagawa ng mabuti sa iyo? Na may magandang kalooban? Meron ba taong mga ganon? Nauuso na ngayon yun sa yung mga pinapalabas nilang parang advertisement, parang drama na mayroong mabuting tao. At ang mga tao palibas ay chismoso, chismosa. Gustong pakinggan yun. Gustong panuurin tungkol sa buhay. Amen ba tayo doon? Kung totoong walang Diyos, bakit may mabuti? Sapagkat tayo, nilikha, tayo pagpasilang pa lamang natin, likas sa atin ang pagiging makasarili. Likas sa atin. At ang mga tao, hindi mo na kailangan turuang masama, na gumawa ng masama. Hindi mo na kailangan turuang magsinungaling. Nasusundan niyo pa ba ako? Hindi mo na kailangan turuan ng kahalayan. 6 na taon pa lamang ako, naninilip na ako. Sinisilipan ko yung mga pinsang ko na dalaga na nagbabakasyon sa naik nung araw. Pero don't get me wrong, walang kahalayan, curiosity. Hindi, meron ba naman kahalayan ng 6 na taon kayo naman sa matingin nyo sa akin? Pero bakit ganun? Di ba? Likas na sinilang tayo na makasalanan sapagkat by nature, by default, pinanganak tayong makasalanan. Hindi naman tayo makasalanan dahil tayo ay nagkasala. Tayo ay makasalanan dahil tayo pinanganak na makasalanan. Nakuha natin yun sa ninuno natin sa Eva at si Adan. Nung sila ay magkasala, buhat noon, nilikha ang taong kalarawan ng Diyos, buhat na noon, naging kalarawan na tayo ni Adan. At kinailangang gumawa ng plano ang Diyos upang mabalik tayo dun sa original na plano niya sa atin, maborn again, at pagkatapos doon magsimula na tayo maturuan niya muli. Ganito po yan sa Genesis. Okay. Tingnan po ninyo. Dito sa figure na ipapakita ko sa inyo, nilika na ang Diyos, ng Diyos ang tao, kalarawan ng Diyos. We were created in the image of God. Agreed ba kayo doon? O kung hindi kayo nag-agree doon, lahi kayo ng uranggutan. Pero kung kayo, kung kayo nag-agree doon, God bless you. Sapagkat hindi ako papayag na ako ay nagmula sa orangutan. Hindi ako ng gorilla. Hindi ako galing sa matsing. Ako ay nilikha ng Diyos in the image of God. Tama ba kayo doon? Doon lamang sa pananaw na yon ay makikita ninyo na. Hindi. In the beginning,
God created the heavens and the earth at nilikha niya ang lahat ng bagay in the beginning. Hindi tayo nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng evolution. Ang evolution ay tunay. Don't get me wrong. Ang evolution ay scientific. Totoo yun. Pero hindi ang tao ay nilikha through evolution. At tayo hindi inilikha by accident. May planong maganda ang Diyos sa iyo. Amen ba tayo doon? Amen po. Hindi ka pagkakamali ng Diyos. Bakit ako'y nasa katawan ng lalaki? Yan, gusto ko'y kapwa lalaki. Hindi ka pagkakamali ng Diyos. Bakit ako ay nasa katawan ng babae? Eh, nagugustuhin ko'y kapwa babae. Hindi pagkakamali ng Diyos. At may explanation doon. At huwag niyong isipin na sinisingle out ko ang mga ganon. Hindi po. Hindi po against doon. Makikita ninyo na ang pag-ibig ng Diyos ay walang itinatangi. Nag-guess niyo ako, mga minamahal ng Panginoon. Kung titingnan sa lugar na ito, dito sa room na ito, kung sino ang mas maraming kasalanan na gawa, malamang itong nakatayo sa inyo ngayon. At ako hindi naman ako nagmamagaling, nagmamabuti, parehas lang tayong makasalanan. Alam niyo ba ang kaibahan ng taong nanalig kay Jesus sa hindi? Makasalanan ang lahat, pero ang nanalig kay Jesus nakatanggap ng kapatawaran. Amen. Na-receive niya yung forgiveness ng God. Now, tinan niyo. Spirit, soul, and body. Ito ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Yung spirit ang kumukonek sa spirit ng God. Spirit sa spirit. Nung nagsimula ang HTBC, nangusap sa akin ang Lord, at wala naman ako pinagmamalaki, kundi yun lang incidenting yun, na nangusap talaga siya sa akin. Naliligo ako noon, papasok ako sa trabaho. Accountant po ako sa Amerika noong panahong yon. Ang trabaho ko ay doon sa Santa Monica. Magandang lugar yon. Pero mahabang driving ang ginagawa ko. Now, tinan niyo po. Nung panahong yon, kinausap ako, papasok ako sa trabaho. Wala akong time na maging religious. O ano. Wala akong time. Nagmamadali kasi pag nahuli ka ng 5 minutes lang ng pagsampa sa freeway o sa ating dito ay expressway, sa Pilipinas, pag nahuli ka ng pag-minutes na sampa doon, malilate na ako ng isang oras. Kaya kinakailangan na sa timing kasi madadami ka agad ng traffic, madidelay ako ng masyado. Kaya yung timing ko doon, eksakto. Walang time. Sabi ng Lord sa akin, I'm going to use you. Gagamitin kita. So, hindi dito sa tenga, kundi diretso sa aking puso. Tapos sabi ko, Lord, how can you use me? I'm not even an effective speaker. Hindi man lang po ako epektibong magsalita. Tapos naramdaman ko yung paghipo niya sa akin. Sabi niya, nangusap muli, is there anything impossible with God? Meron bang imposible sa Diyos? Bigla ako nakaramdam ng kagaang-gaan. Yung aking mga agam-agam, yung mga hesitation sa heart ko, yung parang hindi ko gustong sumunod, parang may atubili ako, no? Nawala. Gumaang at tapos ako'y nag-iiyak. At wala akong nasabi kundi, yes, Lord, opo, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Doon nagsimula ang HTBC. 3 taon, pinlano ko, tsaka ako umuwi noong 1995. Nagsimula ang ating church noon. Now, ito po ang aking sinishare. Yung spirit, to spirit, nag-uusap. At ang ilan sa inyo ay nakaka-experience noon. Pero hindi audible, parang impression inilalagay sa heart mo. Sabi sa'yo, mag-church ka ngayon. Tapos nandito ka ngayon. Ikaw ay tinatamad, pero kinaladkad ka ng espiritu mo at nakarating ka dito. Kinaladkad. Okay. Ay, nandito ka ngayon. Amen ba tayo doon? Natatawa kayo kasi parang totoo, di ba? Hindi mo naman gusto talagang ang flesh laban sa espiritu, sabi sa salita ng Diyos. Ang espiritu, laban sa gawa ng laman. So, yung ating pagkatao, hindi yan gusto. Ang prayer lang, let us pray. Tulog na kaagad. Kasasabi mo lang ng let us pray. Para sa prayer meeting, makakakita ka kaagad ng mga tulog. Hindi ko lang kayo maoperan ng ano eh, ng kape pagka Sunday. Ang dami nyo. Eh, hindi ko ma-offer ang kayo ng isang dramang kailangan ko dyan na tubig na mainit. Pero, kung kayo po inaantok,
feel free. O, hindi ito katulad na ibang church na huwag kayong matutulog. Inaanyayahan ko kayong matulog pag kayo nantok. Okay? At magsayang kayo ng oras kung gusto niya. Salamat sa Diyos, nakastagpo kayo ng isang aircon na may kapayapaan, nakakatulog ka na sa bahay, hindi, may init. Now, ito po, aking isa-share sa inyo. Yung spirit, pakita niyo yung spirit, yun ang kumakausap, nag-uusap. God does not talk to my flesh. Hindi niya ako kinausap sa eardrum. Hindi niya kinausap sa laman. Hindi emosyon. Alam ko niyo bakit ko na lamang hindi emosyon. Ito ang resulta. Itong ating napakalaking lugar, actually, naliliitan ako. Kulang pa ito. Isang lumiliit ang lugar natin. Now, yung spirit, nag-uusap sila. Pero yung emosyon, yung soul, at saka yung body, mga minamahal ng Panginoon, yung emosyon at yung soul natin, naandun yung ating mind, naandun yung ating emosyon, naandun yung ating free will. Mind, emotion, free will. Yun ang ating kaluluwa. Sa ating kaluluwa, soul. Yung ating mga kaluluwa na ito, dito yung sumasagi sa ating mga isipan, ito yung nagli-lead sa ating kung ano yung gagawin ng ating katawan. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, maiisip, mararamdaman, isasagawa. Isa pa. Isasagawa. Emotion. Mind, feelings, emotion, free will. Nais ng Panginoon na ibigin mo siya ng buong puso. Kusang loob. Sabi niyo ngayon word na yan? Kusang loob. Pag sinabi mo, kung totoong may Diyos at ang Diyos ay pag-ibig, bakit mayroong masama? Ngayon, ang tinutukoy mo, ang ibig mo sabihin, dapat alisin ng Diyos ang masama. Na-amen ba tayo doon? So pag sinabi mong, alisin ng Diyos ang masama, sinasabi mo na, Panginoon, iprogram mo ang isip namin, ang utak namin. Lagyan mo kami rito ng saksakan ng USB at sasaksakan ka ng USB at ipoprogram ka pag ganitong oras magpe-pray, pag ganitong oras, ganitong gagawin mo, program. Pag Sunday, Sunday, sisimba ako, na ganun. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, at yun ang sinasabi kong problema ko. Sinasabi ko sa mga kapatid, ang problema ko, free will, kalayaan. Sapagkat pag nagkakaroon ako ng pagkakataon at umiiral sa akin yung aking likas, nagkakaroon ako ng pagkakamali sa aking mga desisyon. At sinong hindi? Pakitaas ang kamay ng hindi nagkakamali ng desisyon? Sinong pinakamakisig dito? Okay? Hindi ba? Nagkakamali ka ba ng desisyon o hindi? Tao. Sabi niyo yan? Tao. Ngayon, yung ating isipan, yung ating yung emosyon, tsaka yung ating free will. Yung free will natin, pag sinabi mong, kung talagang tunay na may Diyos, bakit may nangyayaring masama? Ang sinasabi mo ay ito, alisin na ng Diyos ang free will at lahat ng tao ay program para gagawa ng mabuti. Pero ikaw ba may kalayaang sumamba ngayon? At may kalayaang ka rin pumunta sa SM? Pero pinili mo ito dahil nandito ka ngayon. Nagwagi ang Diyos sa iyo. Amen ba tayo doon? Hindi nais ng Lord na i-program tayo. Hindi nais ng Lord na alisin yung kalayaan. Kung ikaw ba ay iniibig ng anak mo dahil lamang siya ay tinatakot mo, may dala kang pamalo, kiss mo ako. Bait. Kung ikaw meron kang laging inaambaan mo siya para lang siya sumunod sa iyo, natutuwa ka ba na ang anak mo ay masunurin sa iyo? Natutuwa ka ba na ikaw ay mahal ng anak mo? Dumating ang asawa mo sa inyong anniversary, may dalang bulaklak, roses. Tapos sabi sa iyo, ito'y para sa iyo, mahal kong asawa. Ginawa ko ito dahil obligasyon ko ito sa iyo, dahil asawa kita. Oh, ano mararamdaman mo, mga misis? Hindi mo magugustuhan na obligasyon, hindi mo magugustuhan na nakaprogram. Kaya ang Panginoon, binigyan tayo ng kalayaan. Mahalin siya o kasuklaman siya. Sundin siya o suwayin siya. At yan ang gusto niyang turuan tayo. Na pag sinunod natin siya,
may mapapakinabang tayo sa kanyang kagandahang loob sa ating buhay. Amen. Amen po. God so loved the world. Ang world, pag sinabi mong world, ito po yung sanlibutan. Ang sanlibutan ay mga taong hindi maibigin sa Diyos. Ito yung mga taong ayaw sa Diyos. Itong mga taong makasanlibutan is under the sway of the wicked one. Siya nasa impluensya ng masama. Pag tinignan natin dito sa 1 John 5:19, ay makikita natin ang sinasabi ko. Tinan niyo po. Sabay-sabay. Alam nating act ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Sa English, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. Kaya pag sinabing ikaw ay makasanlibutan, hindi magandang salita yon. Ibig sabihin nun, ikaw ay makajablo. Pagka ikaw ay makasanlibutan. Pero God so loved the world. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos saan? Sa sanlibutan. Hindi mundo yon. Hindi mundo. Hindi earth. Sanlibutan ay ang tao na hindi maka-Diyos. God so loved the world. Ibig sabihin, kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan, pero mahal ng Diyos ang makasalanan. Paano mo magagawa ng isang tao ay makasalanan, pero mahal mo ang makasalanan? Yun ang ginawa ng Diyos. Kinasusuklaman niya ang kasalanan. Kinasusuklaman niya ang kasalanan ng ginagawa ko, pero mahal niya ako. So anong ginawa ng Diyos? Inihiwalay niya ang kasalanan ko. Inako niya ang kasalanan ko. Kaya ito ang papaliwanag ko sa inyo ngayon kung paano yung for God so loved the world. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Gayun na lamang. Pag sinabing gayun na lamang, ito yung sukdulang. Nag-guess ako? Yun yung pag-ibig na patay na patay. Alam niyo ba yung patay na patay na umiibig? Ito wala nang iniisip, wala nang ginidiyos kundi ang kanyang boyfriend. Huwag ka natitingin sa katabi mo, okay? Bulan, ganoon. Para, yun na lang mga nasa isip mo, ginidiyos mo na siya. Pero yung so love, ito ay talagang sobrang pagmamahal. Mahal na mahal. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Gagawin niya ang lahat-lahat para lamang tayo ay huwag ma-destroy. Para lang tayo huwag mapahamak. Para lang tayo ay makapiling niya magpakailanman. Nilikatay ng Diyos para mahalin niya. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya Diyos na may pag-ibig. Siya ay Diyos na pag-ibig. Siya ay pag-ibig mismo. Amen po? Kaya itong titingnan natin, itong dapat nating maunawaan, apat itong titingnan. For God so loved the world, tapos anong ginawa niya? That He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Apat na bagay na titingnan natin dito kung gaano tayo kamahal na to prove that God loves me. Prove that God loves you. God loves me. Mahal tayo ng Diyos. Proof ito. Itong titingnan natin na ito. Na mahal ng Panginoon. At sa unang-una nating titingnan dito ay ang isang tanong ng tao, man's most important question in life. Ito po. Ano yung man's most important question in life? What is going to happen to me after I die? Ito po, itong katanungan na ito ay sa kadahilanan na ang mga tao by nature, by default, karamihan sa mga tao, short-sighted. The greatest weakness of our culture today. Short-sightedness. Sabi niyo yun? Short-sightedness. Ano ibig sabihin doon? Ang pananaw niya ay maiksi. Ang kanyang foresight ay maiksi. Para baga kung nabubuhay siya, parang ang buhay niya ay para dito lang sa lupa. Na kung saan siya titira ng mga 60, 70, 80, 90, 100 years old. Marami na ba yun? Yung mga, ako'y 73. Merong iba sa inyo rito, more than 73. Merong dito mas matanda kaysa akin. Pero, mabubuhay ba ako ng 200 years?
Mabubuhay ba ako ng 150 man lang o 100 years? Diyos ang nakakaalam, pero hindi ko gustong ganun kahaba. Ang gusto ko sana, nabubuhay ako, nakakatayo pa ako, nakakapag-share pa ako sa inyo, at nakakapagbahagi pa ako ng kanyang salita. Ulitin ko, ito ang one of the greatest weaknesses of our culture. Ang culture natin, short-sighted. Parang kung mabuhay ka, parang dito lang sa lupa. Meron pang narinig nyo naman yung salita ng mga matatanda, ubus-ubos biyaya, bukas ay wala. Pagkakapera, cellphone ka agad. Pagkakapera, flat TV. Nag-guess yung sinasabi ko, at pagkulang ang pera, utang sa Bombay. Credit card. Kaya nakikita natin dito, ang buhay natin napaka-short-sighted. We don't even plan for our eternity. At ang Diyos, gusto niyang mabuksan ka ngayon sa kanyang plano. God so loved the world. Sa 1 John 4, verse 9, tinan ninyo po. In this, the love of God was manifested toward us. That God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Ay, sa Tagalog po, sabay-sabay, basahin po natin. Ready? Okay, read. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya, to give us life. Sa ibang banda, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang magnanakaw hindi napaparito kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Tapos sabi niya, ako'y naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasya. Kaya sasabihin, eh pastor, bakit ang buhay ko ay hindi naman kasiyasya ang buhay? Meron kang nakakaligtaan. Hindi ganyan ang planong talaga sa iyo ng Diyos. Alam mo ba, pinanganak kang mahirap. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mamatay na mahirap. Nag-guess niyo ako, mga minamahal ng Panginoon. Sabi niyo sa pastor, ako'y pinanganak ng ganito, mamamatay na akong ganito. Pagdating sa relihiyon, ganyan ang narinig mo. Pinanganak akong ganito, mamamatay na akong ganito. Hindi totoo. Pinanganak kang hubad, ba't kami damit ngayon? Tama. Pinanganak kang no read, no write. Illiterate. No read, no write. Hindi mo alam ang kaibahan ng kalapati sa ibon. Ano yan? Ibon. Ne. Kalapati yon. Hindi, ibon. Meron pang batang makulit. Pero mga minamahal ng Panginoon, dapat din yung maunawaan. Tinan po. Yung nais ng Panginoon, makita natin yung kabuuan ng kanyang dakilang plano. Kaya lang magpupunta, magnanakaw po. Pag magnakaw, pumatay at magwasak. Sabi ni Jesus, naparito ako upang antupay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasya. Walang kinaraman sa pananalapi ang kasiyasyang buhay. Pwedeng ikaw ay mahirap, pero ikaw ay masaya. Pwedeng ikaw ay mayaman, pero punong-puno ng kaguluhan ang buhay mo. Dumarating ang asawa mo every other day dahil natutulog na sa madyungan. Lagi na lamang na andun sa meron DI na kasama at lagi na lang sayaw na sayaw. Mayaman kasi. Nag-guess niya, doon ang gagaling sa kasino. Ang mga anak, hindi umuwi sa oras, baksak sa eskwelahan, mga adik, mayaman. Pero walang kapayapaan. Wala ang sangkap ng kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon, naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay sa buhay na ganap at kasiyasyang buhay. Sino po ang nagnanais ng buhay na ganap at kasiyasyang buhay? Pagpalain po kayo ng Panginoon sa pakikiisa ninyo sa akin. Purihin ang Panginoon. Amen po. Kaya sabi rito, tinan niyo po, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin ng bugtong kaisa-isa. Bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Ang ibig kong sabihin yun, sinugo niya rito, inialay niya, ginawa siyang pantubos. Sabi po rito sa Ephesians 3, kaya tinan niyo po, may be able to comprehend. Ang comprehend, magkaroon tayo ng pangunawa. May be able to comprehend with all the saints what is the width and the length and the depth and the height. To know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Sa Tagalog, tinan niyo po. Sabay-sabay, kayo po magbasa kasabay ko. Okay, ready, read. Aking dinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang
matarok. Kasama ng lahat ng mga banal, ibig sabihin ng mga banal, yung mananampalataya ay pinabanal ng Diyos, huwag mo nang isipin yung kasalanan mo. Sapagkat pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay pinabanal ng Diyos. Hindi mo mapapabanal ang sarili mo kahit kailan. Pero dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, inalis ang iyong kasalanan, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, at tinanggap mo siya, inako niya ang iyong kasalanan, papaliwanag ko yan maya-maya, huwag mo muna sasarahan ang isip mo. Kaya sabi niya, upang iyong matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim. Alam niyo ba yung tinutukoy na yon? Luwang, haba, lalim, cross. Cross ng Kalbaryo. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihan matarok. Kasama ng lahat ng mga pinabanal, ang luwang, haba, taas, lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kalaman. Higit sa kalaman. Isa pa. Upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Oh! Hallelujah. Upang mapuno para hindi mo ma-miss ito. Para ito ay ma-enjoy mo sa iyong buhay. Amen po. Napakabuti ng Panginoon. So, ito, number one, how God proved His love for us. Paano ipinrove ng God ang kanyang pag-ibig sa atin? Ito po, through His great passion for us. Patay na patay si Lord sa atin. Mahal na mahal, yun ang salitang naik, patay na patay ang Diyos sa iyo sa akin. Ginawa niya ang lahat-lahat, sukdo lang ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak, ay ialay niya, ginawa niyang panghandog para sa kasalanan. Nagigets yung sinasabi ko. Naunawaan niyo, hindi po ba? Ang pangalawa, paano ipoprove ng God, paano patutunay ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin? Through His sacrifice, sa pamamagitan ng sakripisyo na kanyang ginawa. That He gave, tinan niyo po, that He gave His only begotten Son. Hindi sinabing, He gave His angels. Oh, He gave His prophet. He gave godly teacher. O kung sino man yung moral leader na binibigay ng Diyos. Hindi. Siya mismo. Sabi niya, ako'y nagkatawang tao. Para ako'y mamatay para sa iyo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Natatandaan niyo yung sa garden, oras na kainin mo yung bungang kahoy na ipinagbabawal, the moment that you eat of the fruit of knowledge of good and evil, you will die. Mamamatay ka. At nung kainin ng tao, hindi siya namatay, pero doon niya nakita na siya'y hubad. Ang ibig sabihin po nito, pakiliwanag ko po sa inyo dito sa ating pong figure ulit. Tinan niyo. Ito ang kabuuan ng tao. Okay, sabihin niyo, spirit, soul, body. Para makita niyo na biblical ang itinuturo ko sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang sabi po ay ganito, tingnan niyo po. Pabalikan natin 'yon. Papakita ko lang sa inyo. Now ay lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan. Anong buo ninyong katauhan? Okay, ready. Anong buong katauhan? Spirito, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ang inyong espirito, small letter, spirit man, ang inyong espirito, kaluluwa, at katawan. Kaya ang mga tao ay tripartite being, spirit, soul, body. Ulitin nyo. Isa pa. Okay. Spirit, soul, body. Kaya yun ang buong katauhan ng tao. Kaya, ang nais ng Panginoon, pabanalin, lubusan kayong pabanalin. May the God of peace sanctify you completely and may your whole spirit, soul, and body be preserved, blameless, at the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya habang tayo nalalapit na sa mga huling araw, ang Panginoon,
ay madidiin ang kanyang mga itinuturo sa atin upang maunawaan natin yung kanyang dakilang plano sa ating lahat. Amen po. Habang ako'y may lakas, hindi ako titigil ng kasishare. Habang ako'y may lakas, hindi ako titigil ng kagagawa ng video recording na wala na ako, ay mapapanood nyo pa rin ako yung teachings na yon. Salamat sa Diyos. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen po. Now, ang ibinigay niya ay ang kanyang bugtong na anak. At ang bugtong na anak at ang ama, sa John chapter 10, verse 30, ang bugtong na anak at ang ama, sabi niya, I and the Father are one. Ako at ang ama ay iisa. Sa mga katwid po, yung pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao mismo at yun ay sa katauhan ng anak in the person of the Son of God. At yun ay para niya maranasan ng mamatay at ibubuo ang kanyang mahal na dugo para sa iyo at para sa akin. To cleanse us from all our sins. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa taong makasalanan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin, sa iyo, sa ating lahat na narito. Amen po. At si Jesus, kailangan tanggapin ng tao. Pero hindi matanggap ng tao si Jesus dahil iba-iba ang pananaw ng tao tungkol sa kanya. May pagkakataon, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sino raw ako? Who do men say that I, the Son of Man, am? Ang tawag ni Jesus sa sarili niya, Son of Man, kasi siya po yung nagkatawang tao. At hindi siya tao-tauhan, siya ay tunay na tao, pero siya ay Diyos na nagkatawang tao. God, man. Hindi man, God. Hindi tao na naging Diyos, kundi God who became man. Nakikita niyo pong kaibahan? Huwag po kayong malilito at malilinlang ng mga aral na katuruan ng makapanglilinlang na ang tao ay magiging Diyos. Never. Hindi mangyayari yan. Kaya tiyan, when he came to region of Caesarea, Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? Sino raw ako ayon sa mga tao? O, ang sabi sa kanya, kayo daw po si John the Baptist, si Elijah, o isa sa Jeremiah, o one of the prophets. Sabi niya, sa inyo, sino ako? Para sa inyo, sino ako? Yan ang tinanong niya sa kanyang mga alagad, but who do you say that I am? Sino ako sa inyo? Nagigets yung sinasabi ko. Sabihin nyo nga, sino si Lord sa akin? Sino si Jesus sa akin? Lakas ninyo, sino ba si Jesus sa akin? Yun ang basihan ng iyong commitment. Yun ang basihan kung ikaw ay saved. Yun ang basihan kung paano ikaw ay makapagpatuloy. Yun ang basihan kung ikaw ay magbabago. Sino si Jesus sa iyo? Kung si Jesus ay pangkaraniwan lang sa iyo, at naalala mo lamang siya pag kumikindat at numilindot, Jesus Marios! At ganun lamang ang pagkakilala mo sa kanya, ay hindi ka talaga magbabago. Yung lalim ng pagkakilala mo. At tatlo lamang ang pwede mong pagpilian para pakilalanin mo kung sino si Jesus. Ang una, neto, Jesus ay nasisiraan ng bait, crazy man. Meron siyang delusional issue. Meron siyang nasisiraan ng bait. Kalaro ko lang ito nung araw eh. Sabihin niya, siya ay Diyos. Nag-guess niya sinasabi ko? Delusional. Siya ay crazy. Okay? Ang pangalawa na pwede mong pagkakilala kay Jesus, siya ay manloloko. Niloloko niya yung mga tao para sabihin niya siya ay Diyos. Nag-guess niya ako? Ang pangatlo magpipilian mo, He's God. Yun ang siya'y pinako sa krus. Yun ang sinabing, crucify Jesus, release Barabbas. Dahil siya pinili niya na sabihin, siya'y God. Nagigas niya sinasabi ko. At yun talaga siya. Now, tinan niyo. Yung tatlong option, siya ay siraulo, ang pangalawa, siya ay manloloko, at ang pangatlo, siya ay Diyos. Okay. Hindi pwedeng siya ay nasisiraan ng ulo dahil ang kanyang mga teachings ay sound. Ang mga itinuturo niya ay kapaki-pakinabang at punong-puno ng wisdom. Kaya hindi pwede yun. At hindi rin pwede naman
na siya nanloloko at sinasabi niyang, yung iba iniisip, alam mo, para sa akin, si Jesus ay isang propeta. Alam mo, para sa akin, si Jesus ay good teacher, good moral teacher, siguro. Hindi pwede ang mga yon. Si Jesus ay isang mabuting tao. Hindi pwedeng siya ay mabuting tao. Hindi siya mabuting tao. Hindi siya pwedeng maging mabuting propeta na lingkod na niya. Hindi siya pwedeng lingkod ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Sinabi niyang siya ay Diyos. Paano siya magiging isang guro? Paano siya magiging isang propeta? Paano siya magiging isang mabuting lingkod ng Diyos? Eh, sinabi niyang siya ay Diyos. Ang preaching ni Pastor, tumitimo sa puso ko. Pagkatapos, sabihin ko sa inyo, by the way, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, totoo, ako'y Diyos. Oh, damatawan. Anong papasok sa isip ninyo? Wala na. Di na ako babalik sa church na ito. Di ba? Nagigit siya sabi ko? Oh, hindi pwede. Hindi pwedeng siya nasisiraan ng bait kasi ang itinuturo niya ay hindi para sa mga kasiraan ng isipan ng tao. Nagigit siya ako. Hindi naman siya pwedeng si conman o manluloko dahil kung siya manluloko o sinasabi ng mga tao, propeta siya ay mabuting lingkod ng Diyos, siya ay mabuting tao. Hindi siya maaaring maging isang mabuting tao dahil sinasabi niya siya ay Diyos. Isa lamang ang pwede mong pagpilian. Sabi niyo ngayon, isa lang pwede kong pagpilian. Siya ay Diyos. At nung sinabi niya, ako'y papatayin, may kapangyarihan akong ialay ang buhay, may kapangyarihan ako na ibalik ang aking buhay, at siya ay talagang tunay na buhay, at mga minamahal ng Panginoon, naranasan ko ang kanyang kapangyarihan sa buhay. Sa buhay. Yung nakakakilala sa akin, eh hindi makakapaniwala na ako nakatayo sa pulpito. Nakita ako nung classmate ko yung salutatorya namin noon. At sinabi niya, kilala ko ito, ito yung ka-eskwela ko. Ito yung pag naubusan ng papel, nangihingi ng papel, tapos pag hindi ko binigyan, inaambaan ako ng suntok. Susuntokan kita. Kilala ko yan. Parang yun yung nagpipreach ngayon. Kaya mga minamahal ng Panginoon, ang kabutihan ng Lord sa iyong buhay, ang iyong nakaraan ay hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa iyo ay ang pangkasalukuyan. Tinanggap mo si Jesus, tatanggapin mo ang pangako ni Jesus. Amen po. So ginawa niya ito through sacrifice. At siya mismo ang nagkatawang tao through sacrifice. Ito si Jesus sa Hebrews chapter 10 verse 5. Ito sinabi niya. Nung siya ay naparito, tinan niyo po. When he came into the world, nung siya ay nagkatawang tao, sabi niya, sacrifice and offering you did not desire. Hindi desire ng God yung mga sacrifices, yung mga hayop na inialay nung unang panahon. Hindi yon ang kanyang, sabi niya, but a body you have prepared for me. Kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit pinaghanda mo ako ng isang katawan. Kaya siya ay isinilang sa sabsaban do sa manger. Yung manger, yun yung labangan o yun yung kainan ng mga hayop na naroon. Kaya ang gandang siya, tamang-tamang crib, di ba? Tapos doon inilagay si Jesus sa sabsaban. Bakit doon? Sapagkat siya kalinya ng mga hayop na papatayin. Siya isinilang para mamatay para sa iyo at para sa akin. At ako ngayon ay nabuhay muli para sa kanya. Amen po. Pagdating niyo, sabi, hindi mo nais ang alit handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng aking isang katawan. Tapos sabi niya, sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa kasalanan, ay hindi ka nalugod. Kulang. Tapos, masyadong short ang remedy na yon. Kulang. Kaya sinabi ko, narito ako. Narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat, sa Bible, ay nasusulat tungkol sa akin. Okay. Kaya yun ang nais ng Panginoon na ipaliwanag at tinuturo sa inyo, sa akin. Mga minamahal ng Panginoon, siya na parito para yung requirement ng God, may sa katuparan niya, ang pag-ibig ng Diyos ay i-demonstrate sa atin. At naghihingalo si Jesus, sinasabi niya, ganito kita kamahal. Mas nanaisin ko pang maranasan ang kamatayan kaysa ako'y nabubuhay ng walang hanggan pero hindi naman kita kasama. Bakit siya namatay sa cross? Sabihin mo yan, para makasama niya ako.
Yun ang totoo nun. Para makapiling niya ako. Dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil tayo ay mapapahamak pag wala si Jesus. Lahat ng tao ay kailangan si Jesus. Everybody needs compassion. Amen? Kailangan natin ng pag-ibig ng ating Savior. Amen? Amen po. Mga minamahal ng Panginoon. So ito ang nais ng Panginoon na maging buhay sa ating mga lahat. Lahat na naririto, sabi sa Romans 3, verse 24 and 25. Sabi rito, sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos. Basahin niyo, pagtubos na kay Kristo. Okay, sa English, tingnan niyo po sa English translation. Being justified freely by His grace through the redemption, yung pantubos, redemption that is in Christ Jesus. So si Jesus ang pantubos. So pag ako'y tinubos, wala na akong utang. Nag-guess niyo sinasabi ko. Sabi niya nito, kung gusto pa natin lumalim pa ng konti, Hebrews 8, verse 12 and 13, for I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Okay, tinan niyo po. Sa verse 13, in that he says, ito sinabi niya, a new covenant, ang bagong pakikipagkasundo. A new covenant he has made the first obsolete. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Oh, sa Tagalog natin, Tagalogin natin itong dalawang ito. Okay, ready, read it please. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga... Okay, sino rito nakagawa ng kasamaan? Pakita sa kamay. Nahabag na ang Diyos sa atin. Napakabuti ni Lord. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Verse 13. Okay. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, New Testament, ginawa niyang lipas na ang una. At ang ginagawang lipas na at tumatanda ay malapit ng maglaho. Nag-get yun, sabi ko? Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo through His sacrifice, ito'y perfected forever ang kanyang mga iniligtas. Nakukuha niyo ba sinasabi ko? Anong problema mo? Sexual sin? Anong problema mo? Perversion? Pastor, hindi niyo nawa, bakla ako. Kahit ano ka pa. Tomboy ako. Kahit ano ka pa. Merong babae na kinaladkad. Nahuli sa akto. Prostitute. Nahuli sa akto ng pangangalo niya. At sabi sa kanya nung mga nanghuli na ito, Panginoon, sabi niya, Guro, ayon sa kautusan ni Moses, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Yun na sa lumang tipan, batuhin hanggang sa mamatay. Ano ang masasabi ninyo? So si Jesus, sumusulat-sulat lamang siya doon sa semento. Nandaliri niya. Hindi siya sumasagot. Pero pinilit siyang sumagot. Ano ang masasabi mo, Guro? So, ang ginawa ni Jesus, ikinorek niya, okay, hindi ba yung lumang tipan? Kinorek niya yung sa lumang tipan. Kinorek niya, ang ginawa niya, kumuha siya ng bato at sinabi sa kanila, siya na walang sala, siya ang unang bumato. Nag-get yung sinasabi ko? Sa ating kapanahunan ngayon, siya naman ay may sala, pero ang hilig mambato ng batikos. Mahilig mambato ng kritisismo. Mahilig mambato ng pamumula. Pero sabi ni Jesus, ang walang sala, siya ang unang bumato. Bakit? Why do you judge people? Bakit mo i-judge? Ayaw ng Lord na nag-judge tayo. Get niyo ako? Naunawaan niyo pa ako, mga minamahal ng Panginoon? Nag-get niyo ako? Mahal ka ng Diyos. At yun ang pinakamahalagang maunawaan mo, mahal ka ng Diyos. Amen ba tayo doon? Amen ba tayo doon, mga minamahal ng Panginoon? Now, tinan niyo. Si Jesus, inialay siya bilang handog na pantubo. Sabi rito sa Tagalog, Romans 3, verse 24 to 25. Okay. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Na siyang inialay ng Diyos, sabay-sabay,
na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ikaw ay nanampalataya sa kanya, tinanggap mo na yun ay paraan ng Diyos para sa iyo. Ang religion, paraan ng tao patungo sa Diyos. Ang Christianity, paraan ng Diyos papunta sa tao. Nakukuha niyo po. Nasusundan niyo. Na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamagitan ng pananampalataya ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Pero sabi ng Panginoon sa babae, nasaan na yung gustong humatol sa iyo at mag-condemn sa iyo? Wala na po sila. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako man ay hindi kita kinukondemn. Neither do I condemn you. Neither do I condemn you. Pero sabi niya, but go and sin no more. Huwag ka na magpatuloy. Amen po. No one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Sa Tagalog, ako man ay hindi kita hinahatulan. Sabi niya, humayo ka na at mula ngayon, huwag ka na magkasala. Tigilan mo na yan. Amen po. Pwede ba sabihin niyo sa katabi mo, tigile. O, di ba? Ganyan ang taganaik eh. Mahaba pa yung tigilan mo eh. Tigile. Tama na. Kung nagawa mo yung nakaraan, may ginawa na ng Diyos para sa iyo, para sa akin, tigilan na natin sapagkat Jesus in me in 2023. Gusto niyan tayo maging victorious sa ating buhay. Bakit ganun? Sapagkat ang liwanag na nasa sa kanya ay pinakaloob niya sa mananampalataya. Let your light shine among men. Bayan niyo, ang inyong liwanag ay magningning sa harapan ng mga tao. Ang may pandinig ay makinig. Amen po. Si Lord naman, di naman siya namimilit at ako rin. E di ko ngayon mong, di sabi nga ng mga matanda, sulong. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Pero magbabago ka rin. Meron nga eh, noon eh. Inom ng alak. Ito yung mga tauhan namin sa Bellamart. Mga tao doon, mga inom na inom ng alak. Nagagalit sa akin. Dahil siya inom ng alak. Sabi ko, eh, makakasama yan sa katawan mo. At saka sinasabi ko para sa iyo. Ayaw. Okay. Okay. Nung nakalis na ako sa Bellamart, nakalipat na ako dito. Okay. Nakumusta ko uli. Ay, eto na. Ang sama ng lagay. Ang sama ng kanyang baga. Okay. So, tumutulong. Ang church, tumutulong pa rin naman tayo. Tinulungan natin. At ngayon, may malakas na rin siya. Natulungan siya. Pero, hindi na siya umiinom ngayon. Titigil ka rin. Sabihin mo ngayon sa katabi mo, titigil ka rin. Sana hindi pa huli ang lahat. Oo, diba? Diba? Ulitin ko rin. Sana hindi pa huli ang lahat. sabi nyo ngayon, sana nga po, Lord. Oh, napakabuti ng Panginoon. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinadama niya sa atin, hindi naman tayo kaibig-ibig. Sabi dito sa Romans 5:6, tinan nyo. Romans chapter 5, verse 6. For when we were still without strength. Oh, nasa kapanahon ka pa na ikaw ay mahina. For when we were still without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Kadit nung nare-realize ko ito, hindi ako minahal ng Panginoon dahil ako nagsiserve sa Kanya ngayon. Hindi. Minahal ako ng Panginoon nung ako'y makasalanan pa. For God so loved the world. Ang pag-ibig niya ay hindi natin kayang sukatin ng ating, sa ating makataong pananaw. Ang pag-ibig niya ay napakalawak. Amen po. Napakabisa. At ito'y makapagpapabago. Tinan niyo po, sa 2 Corinthians 5:21, okay, tinan niyo. Para sa ating kapakanan, angkinin mo ito, para sa aking kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya, ako'y maging katwiran ng Diyos sa pamamagitan niya. Purihin ang Panginoon. Amen.
Ako ang katwiran ng Diyos. Sino ang mag-a-accuse? Sabi, yan eh, dati, kilala ko yan. Sino ang pastor niyo? Si Pastor Jesse po. Sino? Si Boying. Kilala ko yan. Kiskwela ko yan. Huwag na kayo magtatangkol sa akin. Totoong lahat yun. Pero yun ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sino ka man, saan ka man, tagas, ano man ang kulay mo, walang tinatangi ang Diyos. God so loved the world. Amen. Amen po. Dahil, tinan nyo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong gawa. Pananalig. O, tinan nyo po. Ulitin natin, tinan nyo. Dahil sa grace of God, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa grace of God, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig. Ano sabihin ng pananalig kay Kristo? Yung ginawa ni Jesus. At hindi yung magagawa mo sa Diyos. Kasi lahat ng iyong gagawin sa Diyos nang wala si Jesus, hindi ka tanggap-tanggap. Ang inyong righteousness ay parang maduming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi makakarating sa Diyos. Hindi matatanggap ng Diyos. Kahit anong mabuting gawin mo ay hindi mabuti. Ang tawag natin doon, relative good. Relative good. Ito yung pangkaraniwang good. Pero hindi yan ang hinahanap ng Lord. Tignan nyo, but we are all like unclean thing. And all our righteousnesses are like, ano yan? Filthy rag. Alam niyo yung filthy rags na tinutukol sa Bible, pag tinignan nyo ito, yung maruming basahan na ito, ito yung sanitary napkin ngayon. Na nung araw, ang tawag natin dyan sa home economics ay pasador. Sino sa inyo yung matanda na natutuhan niyo sa home economics na gumagawa ng pasador? Gagawa siya ng parang unan, lalagyan niya ng sapin, at pagkatapos, pasador. Hindi ko na ipapaliwanag pa yung pasador. Hindi ko na ipapaliwanag pa yun. Alam niyo yun. Now, sabi, yun ang filthy rag. Ang ating mabubuting gawa ay parang pasador. Nakakadiray sa harapan ng Diyos. But we are all like unclean thing and all our righteousnesses are like filthy rags. We all fade as a leaf. And our iniquities, like the wind, have taken us away from God. Nilalayo tayo sa Diyos. At kaya kayo naririto ay binabalik kayo ng Diyos doon sa tamang track na plano niya para sa iyo. Pag nagkasala ang tao, nagmamalfunction. Hindi mo gusto ang cellphone mo, nagmamalfunction. I mean, po ba tayo doon? Hindi mo gusto ang kasalanan, malfunction ng purpose ng God sa buhay natin. Nilikha tayong kalarawan ng Diyos, hindi tayo dapat nagmamalfunction. Hindi tayo dapat na mali ang mga pinaggagawa natin. Amen po mga minamahal ng Panginoon. Ang pangatlo, through His favorable condition. Paano niya pinroob sa atin ang kanyang love? Paano niya, through His favorable condition. Ibig sabihin, unconditional ang pag-ibig niya sa akin, sa atin, sa ating lahat. Sabi niya rito sa John 3:16c, that whoever believes in Him, ang sino mang sumampalatay sa Kanya, sino man, sabi nyo ngayon, ilakas natin. Sino man. Iba pa. Sino man. Kaya maging si Boying, kahit ikaw, ang sino mang sumampalatay sa Kanya, masama ang ginagawa ko, walang kinalaman yon. Sino mang sumampalatay sa Kanya, hindi mapapahamak, mamaya yung susunod. Pero sino man, tanggap ka ng Diyos. Ano ka man, tanggap ka ng Diyos. Dito, tinan nyo. Sa Titus chapter 2, verse 11 and 12. Huwag natin kalimutan yung verse 12. Okay? Titus chapter 2, verse 11 and 12. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tinan yung word na yun, nagpakita. Nagkatawang tao, ibig sabihin. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao na lakas natin, na nagtuturo sa atin na maraos itakwil ang kasamaan. Okay. At mga makamundong at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. May katinuan. Okay? Sa katabi mo, magtinu ka.
may katinuan. Yung kabutihan, yung love ng God na pinuprove niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal, whosoever, at sino mang sumampalataya sa Kanya, sino ka man. Yun ang magdadala sa atin o yun ang magtutulak sa atin, mag-uudyok sa atin na tayo ay magtino, na tayo ay magpakabuti, na tayo ay magpakabanal para sa Kanya. At hindi mahirap sapagkat ibinigay niya ang Kanyang Espiritu sa atin na magbibigay sa atin ng lakas upang magawa natin ang hindi natin magawa dati. Amen po. Amen po ba tayo doon? John, sabi po ay ganito, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, it means so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him should not perish but have ever eternal life. Ang susunod po kasi dito ay yung John 3.16 na binasa natin. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sabay-sabay po tayo. John 3.16, please. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ito ang dahil kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas. Ano po ba ang simbolo ng ahas? Ano bang ahas? Pag sinabi, ikaw ay ahas, matutuwa ka ba noon? Natutuklawin kita. Ikaw ay ahas. Ikaw ay ahas. Ayaw mo yan. Pero ang ahas simbolo ng Diablo. Ang ahas simbolo ng kasalanan. Kaya sabi dito, kung paano itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, karoon ng buhay na walang hanggan. Okay, ngayon, tinan niyo po. Sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos. So, ito plano. Nung panahong yon sa Numbers, okay, tinan niyo po, then the Lord said to Moses, make a fiery serpent. Ibig sabihin ng fiery serpent, yung made of bronze, yari sa tanso, and set it on a pole, sa tikin, yung pole, itatayo mo yun. Alagay mo doon yung fiery serpent na ginawa. And it shall be that everyone who is beaten by the snake, when he looks at it, shall live. O ngayon, tinan nyo. Noon, itong mga Israelita, nung sila ay nasa ilang, ibig sabihin sa wilderness, nung pinalabas sila sa Egypt, hindi ba ang mga Israelita slave ng Egypt? Natatanda nyo sa Exodus, yung panahon ni Moses. So, dinala sila doon sa ilang. Now, nung panahon yon, wala naman silang bit-bit na pwede ba naman dalhin nila yung napakaraming pagkain napakahaba ng biyahe. At saka, milyong tao ito ang naigay, daang libo lamang, napakahirap ng pakainin ng buong naig. Ito yung milyon. Milyon. Estimate ko lang dito siguro, 3 to 4 million. Pero sabi, 2 million ang lalaki. Lagi lang lalaki binibilang sa Bible eh. Huwag niyo sabihin, Melchubin si Pastor. Hindi, yun ang sabi sa Bible, okay? Now, tinan niyo. Pero, wala silang dalang pagkain. Oh, so ngayon, ang ginagawa ng Panginoon, sa ibabaw ng damo, pagka may hamog pa, na andun yung mana, na andun yung parang puti, na ang lasa niya ay parang wafer na merong honey. Ang sarap sa una. Pero kung kinakain mo yan taon na, umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Umaga, tanghali, gabi. Talaga naman. Alam niyo ba yung salitang sa naik, nakakauta? Sino sa inyo nakaranas ng mauta? Di ba pagka piyesta, kain kayo ng kain ng adobo, yung puro baboy yung kinakain. Basta puro baboy yan kasi mura ang baboy eh. Naandun yung minudo, naandun yung adobo, naandun yung michado. Basta puro baboy. Kakainin mong lahat yung tira. Tatlong araw ka na nagbababoy, mukhang baboy ka na. Kasi mo, wala na ba tayong tuyo? Biglang naging mahal ang tuyo, di ba? Yung mga taga-Amerika, wow, ang bango ng tuyo. Oh, di ba? Amen ba tayo doon? Ito ngayon, yun ang buhay nila doon. Kinakain nila yung mana. So sila nagreklamo, Moses, wala ba living sa Egypt at dinala mo pa kami rito para kami mamatay? At sawang, sabi eh, napakatindi. Sawang-sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Sino nagbigay ng pagkain yon? Okay, magsasalita ng ganyan sa bahay.
Baka kayo matuklaw ng ahas. Walang kwentang pagkain ito. Sabi niya, okay. Pinadala sila ng snake. Tapos yung snake, kasi ang snake ay simbolo ng kasalanan. So, tinutuklaw sila. Pag tinuklaw, may kamandag. Tapos yung kamandag, namamatay sila. Punta sila, Moses, sabihin mo kay Yahweh, alisin na itong mga ahas at nang hindi kami mga matay dito. Nalalangin si Moses, sabi ng God sa kanya, Moses, ganito ang gawin mo. Make a fiery serpent. Ayon, kaya ito yung ngayon. Sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng isang makamandag na ahas at ipatong sa isang tikin. Gumawa, ibig sabihin ng tanso, uhubugan mo, korting ahas, nakapulupot na ganyan, ilagay mo sa tikin. Okay. At bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag doon siya tumingin. Pananampalataya, iniutos ng Diyos, sinunod ng tao. Kaya, iniutos ng Diyos, sinunod ng tao. May kamandag, pero inutos ng Diyos, tumingin. Pagtingin niya, Panginoon, ligtas mo ako. Hindi ka mamamatay. Kaya sabi ni Jesus, kung papaanong, ito, tinan niyo yung kanya sinasabi dito, kung papaanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Nag-guess niyo ako doon. Kung tunay na mabuti ang Diyos, bakit ang anak ko na napakabait, hinayaan niyang mamatay? Wala namang ginagawang masama ang anak ko, hinayaan niyang mamatay. Nag-guess niyo ako? Ganong kasakit sa isang ama? Nakukuha niyo ba yan? May agreement nga kami ng anak ko eh. Sabi ko, anak, ikaw ang maghahatid sa akin ha? Hindi ako maghahatid sa iyo. Okay, dad, deal. Okay. Hindi ako maghahatid sa iyo. Ikaw ang maghahatid sa akin. Opo, dad. Ingatan mo sarili mo. Okay. Kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sino mong sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na-imagine niyo ba na nung time na ito, naiisip na ng God kung ano yung gagawin para ang tao ay makawala sa kamandag ng kasalanan? Meron pa kasalanan si Jesus? Kung tunay na may Diyos, bakit ganito nangyay? May kasalanan ba ang Panginoong Hesukristo? Pero inialay niya ang kanyang buhay kusang loob upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung benefit ang nasa isip kagad ng Diyos, yung kapakinabangan, yung compensation na makareceive na sino mang sumampalataya. Napabuti ng Lord, di ba? Nung minsan, na-aksidente po ako sa motor kasi ako hindi pa nakakasakay-sakay sa motor. Eh wala akong alam na trabaho noon. So nag-apply ako bilang taga-deliver ng telegrama. Sino nakakaalala sa inyo sa PTNT? Meron pa bang PTNT? Wala na. Wala na kasi tinetext na lang. Nagtrabaho ako doon. Tapos ang may-ari noon si Lopez. So ang practice na namin, ABS-CBN. Kaya napapanood namin doon sila Pepe Pimentel nung araw. Eh, wala na rin yata yung mga yan. Eh matanda na ako eh. Kaya puro matandang kwento ko eh. Nagdadrive ng motor. Oh, motor. Ngayon, eh dahil sa ako may likas na yabang. Hindi naman ngayon, no, nung araw yan. Okay na. Nagdadrive ako ng motor, tapos magpapaano-ano ko ganyan. Na-slide yung motor ko, napilay ang paa ko. Eh hindi ako makaka-afford mawalan sa trabaho. Kasi magbe-birthday yung anak ko. Eh, yun lang ang hanap ko eh. No work, no pay. Naranasan ko yun. Dinala ako doon sa babaeng mataba na taga Pateros. Dahil kami nasa Port Bonifacio, ang tatay ko ay isang doktor na opisyal sa militar. Tapos kami po, noon, inihisa na kayo sa sasakyan, inihatid ako doon sa Pateros. Merong ali na mataba na mahilig sa mani. Kain siya ng kain ng mani. Tapos sabi niya ako, hihiluting ko yan. Nung hinihilot na niya ako, aba ay talaga naman ang luha at sipon sabog dahil napakasakit. Yung ikaw yung bawiin yung ano yung pilay mo, eh talaga namang igik ka sa sakit. Pero, tiisin mo. Ano niyo kung bakit siya sigurado?
Kasi alam niya na magkatapos kong tiisin, may magandang pakinabang. Kaya kung meron kang mga kabigatan, mga ako naman dalahin mo, tiisin mo, tiisin mo. Alam ng Diyos na matapos mo yung malampasan, ay may maganda kang pakinabang. Amen. Pagkahilot niya sa akin, ubos na rin yung kanyang mani. Okay. Naituntong ko na yung paa ko. Tinan niyo. So ito ang ginawa niya. When he looks at it, kung sino man yung nakagat ng ahas, at tumingala siya, he looks at it, he shall live. Mabubuhay siya. Mga minaman ng Panginoon, ano man ang pinagdaanan mo, nakaraan mong kasalanan, nilimot ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos dito sa ahas na ito na tanso? Ito, sa 2 Kings chapter 18, verse 1 hanggang verse 4. Ito, tinan niyo po. Alam niyo yung mga bagay na nagdudulot ng kagaangan noong unang panahon na iniutos ng Diyos, ang tendency ng mga tao, sambahin yun. Nagigestion siya, sabi ko, mahilig ang tao sa idolatry, sinasamba yung mga bagay. Kahit nang ikatlong taon ni Hoseas na anak ni Ela, na hari ng Israel, si Hezekiah na anak ni Ahaz, na hari ng Juda, ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang magsimulang maghari at siya ay naghari sa loob ng 29 years sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abi na anak ni Zacarias. Siya'y gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Sabay-sabay. Ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Ito ang kanyang ginawa. Tinan niyo, verse 4. Ito ang kanyang ginawa kaya nalugod ang Diyos sa kanya. Gumawa siya ng matuwid. Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, at ibinaksak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moses, sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na Nehushtan. Iniinsensuhan ng kamanyang at ginagawang Nehushtan. Ayaw ng Lord yung anything na wino-worship mo. Not anything. You worship God only and Him alone. Wala kang sasambahin kundi ang Diyos, buong puso at kaluluwa. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Eh, hindi tayo gagawa dito ng kahit na anong imahe ni pastor at sasabihin mo, doon tayo sumamba kay pastor. Wala. Wala. Ang laging ipinopoint ko kayo ay sa Diyos. Ang Diyos ang makakapawi ng iyong kasalanan at makapagpapabago ng iyong kalooban at dilinis sa iyong buhay. Amen po. Si Jesus. Amen po. Sa Romans 3:22. Okay. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Okay, ibig po sabihin dito, hindi nagtatangi ang Diyos. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ibig sabihin doon, kahit ano ka pang nation, kahit ano ka pang kulay, kahit ano pang iyong nakaraan, hindi yan tinitingnan ng Diyos. Ang mahalaga ay kung sumasampalataya kay Jesucristo. So 2 Corinthians 6:2. Okay. Sabay-sabay po, basahin natin. Sapagkat sinabi niya, sa panahong kanais-nais, ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. This is the day that the Lord has made. Amen po. I will rejoice and be glad. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Amen po. Amen po. Now, ika-apat, at dito tayo magtatapos. Okay. Through His great promise, sa John 3:16d, okay. Whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ito ngayon po ang great promise of God. Sino ka man, saan ka man, ano ka man, hindi na mahalaga. Amen po. Ang sabi po rito, salita ng Diyos ay ganito. Purihin ang Diyos, sabay-sabay po. Sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak
sa ibang buhay na pag-asa. Sabihin niyo naman, buhay na pag-asa. Isa pa. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga kapatay. Nung nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, tayo binigyan niya ng bagong pag-asa. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa ating lahat. Sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Purihin ang Diyos. Amen po. Ang last verse na ito, sa Psalms 34 verse 8. Okay. Oh, inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon. Okay, isa pa. Ah, maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong o nagtitiwala, purihin ang Panginoon. So, ang religion can be summarized into one word, do. Ang tiwala mo ay sa sarili mo. Pero ang Christianity ay pwede rin isummarize sa isang word, done. Kung ano ang ginawa ng Diyos, ay nagtiwala ka at ginawa mong kanlungan ang kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin. Walang imposible sa Panginoon. Babaguhin niya tayo. Amen. Amen po. Tanggapin niyo po ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, lahat po ng mga naririto. Huwag po natin kalimutan. Buong puso, tanggapin. Buong puso, magpakumbaba. Sambitin niyo ang panalangin ito na parang ito ay panalangin mo. Mahal na Diyos, maraming salamat po. Bago pa man po ko isinilang, isinugo mo na ang iyong bugtong na anak. Siya'y nagkatawang tao. Siya'y namatay sa cross ng Kalbaryo. Ibinubo niya ang kanyang mahal na dugo upang sa aking pananalig sa kanya, makamtam ko ang kapatawaran at buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Binubuksan ko po ngayon ang aking puso para sa kanya. Panginoong Jesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. At maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, woo! Amen and amen. Thank you, Lord. At tanggapin niyo itong pagpapalang ito. Tanggapin niyo lang po ng buong puso, yung buong pananampalataya, anuman po yung inyong mga kahilingan sa oras na ito. Anuman. Now may the Lord God bless you and keep you. And may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, amen. Amen. Ano man po yun, tanggapin nyo ng may pananampalataya.